Magandang araw mga kaibigan. Bago tayo dumako dun sa ating topic for today, so magbababa muna tayo ng ating mga sisiw mula dito sa hatcher. So may mga newly hatch tayo ngayon. So bali 13 heads. So dun sa pinapisa natin na 16 na itlog, napisa yung 13. So meron tayo dyan na 4 na Black Australorp, then 9 na Rhode Island Red. Doon sa 12 na eggs, siyam yung lumabas sa ating Rhode Island Red. At doon sa 4 na Black Australorp, napisa lahat. So maganda yung hatching rate natin ngayon mga kaibigan. So ibababa ko muna sila. And then ilalagay ko doon sa ating karton na brooder para makapag-relaxan sila doon. At makapagpahinga bago natin sila bibigyan ng kanilang inumin. So ayan na yung ating mga sisiw mga kaibigan. So magaganda yung mga sisiw natin ngayon at malalakas. So kapag binababa ko sila dyan sa ating brooder na karton, so naghihintay muna ako ng 30 minutes bago ko sila painumin. So ngayon ang pinapainom ko na sa kanila mga kaibigan, ito po ay aking sistema, probiotics na. So para mas maganda yung digestion nila at lumakas yung kanilang pangtunaw, nakakatulong yung probiotics. Napansin ko na mas maganda yung kanilang paglaki. So yung ating mga Black Australorp, kaya 4 lang kada hatch yung napipisa, dahil iisang hen pa lang yung nangingitlog. So nung nakaramblag, nangitlog na yung mga bagong pullets, kaya madadagdagan na yung production ng Black Australorp. So napakaganda mga kaibigan, dahil kahit mainit ang panahon, kahit hirap tayo sa pagbibreed dahil na-stress yung ating mga breeders, naglalabas pa rin sila ng magagandang sisiw dahil nabibigyan ng tamang alaga at tamang bitamina. So andito naman tayo sa ating mga Rhode Island Red at Black Australorp na future breeders. So ayan sila oh. So nakuha ko to kay Sir Robin nung April 5. So kaka 1 month old nila nung May 5. So nasa isa't kalahating buwan na sila ngayon. So maganda naman yung laki nila mga kaibigan, pero stress talaga dahil sa sobrang init. So yung nakalagay dito dati na mga Rhode Island Red, so na-deliver na pala namin kay Ma'am Madeline sa Bulacan. So panoorin nyo mga kaibigan yung pag-pick up dito ni Sir Ricky, picture na lang yung ilalagay ko at yung pagkaka-deliver niya doon. So na-deliver yon nung May 20 mga kaibigan. So, tignan nyo yung mga picture tsaka video. So yun mga kaibigan, nakita nyo yung mga picture tsaka video nung pagdating doon sa Bulacan. So malalakas yung mga sisiw natin dahil pinatakan ko ng reload. So effective talaga yung programang yun mga kaibigan. So hindi sila masyado stress sa biyahe. So ito naman yung mga native na sisiw tsaka mga Rhode Island Red na napisa nung nakaraang linggo. So ayan o, lalaki na nila. So malawag na yung brooder natin ngayon dahil nga nabawasan na. So marami-rami yung nabawas mga kaibigan dahil 50 heads yung na-deliver doon kay Ma'am Madeline. So ito naman yung ilang pabo natin tsaka native na sisiw. So sila yung mga kasama ng mga na-deliver. So dito sila nakalagay. So bali 18 heads yung Black Australorp tsaka Rhode Island Red na nandyan. So malawag na yung kanilang brooder ngayon, dahil ilan na lang silang naiwan. So dito naman tayo sa breeding pen ng ating Rhode Island Red. So kung napapansin nyo mga kaibigan, wala yung rooster natin dyan, dahil pinagpahinga ko muna. So nakabreak sila para makondisyon ulit. Ganyan ang ginagawa ko once a month. So 1 week tinatanggal ko yung ating rooster para makapagpahinga, pati ang ating mga hen. So ito naman yung ating mga Black Australorp. So kung napapansin nyo, yung ating mga hen, tatlo na lang.
So may nangyari doon sa ating pulit na malapit ng umitlog. So ipapakita ko sa inyo yung video sa next vlog, mga kaibigan. At nakakalungkot dahil hindi pa nakaka-produce nalagas na kaagad. So panoorin nyo na lang sa susunod na vlog, mga kaibigan, kung anong nangyari. A few moments later. So andito na tayo sa ating topic for today, mga kaibigan. Yung ating isang rooster na tinamaan ng kuraisa. So ito, mga kaibigan, disclaimer lamang po muli, ang lahat po ng aking sasabihin ay base sa aking kaalaman, sa aking experience, at sa mga nakikita ko sa mga katulad nating backyard breeders. So alam ko po na marami ang mas magaling pa sa akin na nag-aalaga ng manok. Ito po ay sinasabi ko lamang para malaman din ng ibang mga katulad kong beginners. So ito, mga kaibigan, vaccinated siya ng kuraisa vaccine. Pero tinamaan pa rin. So sa pagbabakuna, mga kaibigan, may chance pa rin talaga na tamaan yung ating mga manok. So hindi pa rin assurance ang bakuna para masabi na hindi magkakasakit yung ating manok. So depende na yan sa kanyang immune system o sa kanyang resistensya. So itong rooster natin, possible na mahina yung kanyang resistensya, kaya siya yung tinamaan. So yung mga kasama niya doon sa pen, so malalakas naman lahat. Ito yung kapatid ng mga pullets natin na galing kay Sir Robin. So kung napapansin nyo, mga kaibigan, nakasarado yung isang mata niya, pero hindi ganoon kalala. So kapag walang vaccine, so makikita nyo yan, namamaga na yan. Tsaka yung pagluluha ng mata niya, grabe. So yan, nagsarado lang, medyo umumbok konti, pero hindi siya lumala. So yan ang kinaganda naman pag may bakuna. So dahil nakagawa na ng antibodies yung manok natin, so hindi ganon kalakas yung pagtama ng kuraisa. So sa nakikita ko, mga kaibigan, hindi katulad nung doon sa isa nating pullets na nagkakuraisa. So hindi nga namaga yung mata niya, and then hindi nagluha. Kasi kung nagluluha yan, mga kaibigan, mapapansin nyo yung mga balahibo niya dito sa parteng to, basa. Dahil tinatago niya dyan yung kanyang ulo at panay ang kamot niya sa kanyang mata. So ang ginagawa ko sa kanyang medication, mga kaibigan, bawang lang ang sinusubo ko tuwing umaga, tanghali, at sa hapon binibigyan ko siya ng Bitmin Pro na tablet para lumakas yung kanyang resistensya. So malakas siya kumain, mga kaibigan. So ipapakita ko sa inyo, papakainin ko siya. So ayan, mga kaibigan, malakas siya kumain. So kita nyo rin yung kanyang muka. So hindi namumutla. So dahil nga vaccinated naman siya, hindi niya masyado ininda yung kuraisa, mga kaibigan. So yan ang isang may papayo ko sa inyo. Mag-invest kayo sa vaccination ng ating mga alagang manok. Dahil napakalaking tulong yan sa kanila. So katulad yan yung ating manok. Dahil doon sa ating bakuna, so hindi malala yung tumama sa kanya. So hiniwalay ko lang siya para mag-recover siya dyan, dahil hindi siya masyadong gumagalaw doon sa ating loob ng growing pen. So yan ang indikasyon, mga kaibigan, na okay yung ating manok dahil kumakain siya. So kapag ang manok hindi kumakain, mga kaibigan, isa lang ibig sabihin nun, talagang malala ang kondisyon niya. So effective pa rin talaga yung bawang natin, mga kaibigan. So sana may napulot kayong idea kung gaano kahalaga ang ating vaccination.